Hello everyone! Welcome to our YouTube channel. Thank you for taking your time to watch this video. So if you're new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more wonderful tips. Good day mga kapar parents! So ngayon po, isi-share ko sa inyo how I prepare foods for my dogs. So, let's start. So, ito po yung atay ng manok or chicken liver. Ayan. Galing siya sa ref kaya medyo matigas. And then ito na po siya, papakuluan ko na. Kumuha lang ako ng konti. Dina tatanggalin po natin yung sebo. Yan, tatanggalin po natin yan. And then, lagi akong merong malunggay. Kasi ihahalo ko yan sa kanilang food. Ayan. So, ganyan lang kakunti yung ilalagay kong malunggay. Ayan, lagay na natin. Then, papakuluan lang natin hanggang sa maging okay na siya. So, takpan lang po ulit natin para mas madaling maluto yung malunggay. Tandaan po natin, no salt, no ingredients. Daga lang po. Then, ito na po. Papalamigin naman natin siya para i-prepare na natin. So, pinapalamig ko siya. By the way, kaya konti lang pala yan kasi hinahati-hati ko lang po yan sa almusal, tanghali at gabihan na. Isang lutuan ko lang siya. So, need lang natin magtipid. At least masustansya pa rin yung kinakain nila. Dahil lahat naman po tayo ay apektado ng pandemic. So gawa na lang po tayo ng ibang way para maging masustansya ang kanilang pagkain. After nyan, madurog, lalagyan na natin ng vitamins. So, ang ginamit ko ngayon is na Calbit C. Ayan. Ito lagi tayong may syringe para anytime magagamit natin yan. Ayan. 1.5 ang nilalagay ko sa kanila. So, yung malunggay, mura lang naman siya. Bali, 15 pesos lang yung tali. Lagi kong binibili is dalawang tali. Tapos sa kalabasa, meron namang 25 pesos or 30, pang 1 week na nila yon. So, lagi akong may stock. Sa atay naman, bali 200 yung kilo. So, kalahati lang ang binibili ko for 1 week na yon. Bali 100 pesos lang. So, kung hindi naman sanay kumain ng malunggay yung mga poor babies, pwede pong alisin ang dahon ng malunggay. So, sabaw lang po yung kailangan natin dun para masustansya pa rin ang food nila. Yan po, tapos na, isa-serve na natin. So, ito naman, the following day, papakita ko po sa inyo. Ayan, yung manok naman siya. Chicken breast. Then, ayan, mix lang natin siya ng malunggay or kalabasa. Ang sa akin po kasi, pinagsama ko na lang din yung malunggay at kalabasa. Hiniwa ko siya ng maliliit para mas madaling lumambot. Ayan, konti lang yung nabawas ko dyan. Bali, 15 pesos lang yung kalabasa na yan. Ayan, konting malunggay. Ayan na, kumukulo na siya. So, ayan, mix ko na yung malunggay at kalabasa. So, takpan na uli natin para lumambot siya. Ito na po uli yung kanilang kakainin ngayong araw na to. Ayan, bali, dudurugin lang po uli natin yan. Then, i-mix natin yung kanilang vitamins at dog food. At it's up to you po kung lalagyan nyo ng maraming sabaw or konti lang. Ako kasi dinadamihan ko yung
lagay nung sa isa kong dog kasi mahina siyang uminom ng tubig. So, nasa inyo po kung konti lang talagang isasabaw nyo, pwede naman po yun. Ayan, duro na siya. So, okay na siya. Lagyan na natin ng dog food din. Imimix ulit natin siya. Ayan. Sunod na natin yung vitamins. Again, yung ginagamit ko is na Calbit C. Pero, ina-alternate ko po yan. Bali, na Calbit C. Then, pag na-ubo siya, Elcivit, multivitamins. So, nasa atin po kung dadamihan po natin yung atay ng manok or breast chicken. Basta po ang importante, palagi po silang meron habang malakas po sila kumain. So, samantalahin po natin na palakasin ang kanilang immune system. Kasi yun lang po ang panlaban nila sa mga sakit. At sana po, huwag po kayong magsasawang manood. Samahan niyo po kami palagi na aking mga for babies para sa iba pang mga tips. Again, mga kapar parents, ito pong pinapakita ko sa inyo is my daily routine, how I prepare foods for my dogs. So, the following day, ito naman po yun. So, sa aking mga kapar parents, please share with us kung paano din po kayo mag-prepare ng foods para sa inyong mga fur babies. At any suggestion po, please comment down below. At I hope may natutunan po kayo sa video na to. Sana nakatulong po ako sa inyo. Nabigyan ko kayo ng konting idea how I prepare food for my dogs. Thank you so much and God bless.